And my title this morning is entitled Crisis. Crisis. Ano ba yung mga crisis ngayon? Amen po. At titingnan po natin in the book of Matthew chapter 24 verse 10. Masahin po natin. Para magpasan tayo ng isang talata. Okay. So, sabi ron? Okay, ulitin natin. Nandito lang kasi. And then many, marami raw ang ano yun, offended? Ang masasaktan? Natipiso. Ano? Ano raw? Will betray one another. Ano yung betray one another? Kapakanulo. Maraming utas sa ulit panahon. Okay. And? Sabi? Sinabi ba na konti? Okay? Shielding spada na head. Hindi magsasalita ang ating Panginoon na ganyan na walang pinagalingan. Ito po, sa 24:1-10. Ito po yung templo. Nandun siya sa Jerusalem. Kausap niya yung kanyang mahalagan. Sabi niya, nung tinignan niya yung temple, walang maiwan na kagbabato rito. Lahat yan ay mawawala. Tapos nagpasimula na po siya. Pagkakaroon ng mga tigman, kakaroon ng mga famines, kakaroon ng tagutom, kakaroon ng mga sa verse 9. Magkakaroon ng mga mula propeta marami rin. Verse 9, i-click ko lang. Para makuha ko nila, bakit sinabi ng ating Panginoon dyan. Magkaroon ng maraming bulaan, okay? 9? Okay. For my name, sake. Tapos maraming bulang propetes. Kayo na lang ang magbabasa niya. Okay? Kaya pag sinabi Matthew 24:1-50, ano yun? Puro pala tandaan ang mga bituin magkakalaglagan, kakaroon ng mga dahil sa pag-ibig na marami, kakaroon po ng wax call. Ang lalamig kasi sa kasamaan. Pero ang 20 natin, bakit ba? Ayan o. And meaning, pag-ibasa? Marami raw. Hindi kukunti ang marami. Yung iba, kala nila kukunti. Sabi ni Kristo, marami. Kaya mag-ingat tayo. Sabi mo siya, tabi mag-ingat po. Amen? Kaya dito po, darating o papangon at maraming malinilang umatataya. Okay? Kaya dito po, nais ng Lord na matalino po tayo kasi anak tayo ng Diyos. Kasi maraming mga word of God ngayon sa Facebook. Marami. Pero tayo po, kahit na papano, laging pasi po tayo sa word of God. Ha? Kasi maraming mula ang Toro, maraming mula ang Kristo, maraming mula ang propeta. Ngayon, bakit crisis ang ating title? Okay, what is the meaning of crisis? Meron bang meaning yan? Okay, tingnan natin. Ito meaning na lang po. Yung very simple na, hindi na tayo ano, kasi mature naman na tayo. Saka simple lang yung crisis. Critical moment, time of hardship and danger. Ibig sabihin, crucial yan. Delikato. Papanganit. Peligro. Sa panahon ng kahirapan at peligro. Yan ang meaning po ng crisis. Ano ang dapat natin gawin sa panahon natin ngayon? Ano po ng crisis? Okay, tingnan natin ang government sector. Government sector. Amen po? Ano sabi po sa Romans? Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. And the authorities that exist are appointed by God. Ang mga pamahalaan, ang gobyerno sa buong mundo, appointed by? Therefore, kaya nga, ano yun? Whoever resists the authority, resists the ordinance of God. Kaya ay kahit na ayaw mo yung namumuno, kailangan, pag ikaw ay mananampalataya, huwag kang magdadala ng placard mo ron. At sabihin mo, nabudol kami. Okay? Kasi naghihirap kami ngayon. Okay? Tayo po'y mananampalataya.
Sino yung binuto nyo? Kadalasan siguro yung nakaupo. Tawa nyo? Pero binuto namin hindi yun. Tawa nyo? Kasi meron tayong karapatan na mamili. Kailan na disappoint yung 31 million? Palagay mo na 50%. Pagin po, hindi nila nadarama eh. Yan. Pero, huwag kang magalala. Galing sa Diyos yan. Pinaupo ng Diyos yan. Kung pinaupo ng Diyos yan, ano sabi niya? Subjecto, magpasakop po tayo. Bakit? Pahalang Diyos yan. Ipag-pray po natin. Tingnan natin. Kaya dito, ordinance of God. Ito yan, galing sa Diyos yan. And those who resist, ano daw? Pag-ibasa? Kaya pagkanta lang ka ng placard doon, ay puro spray ang abutin nyo. Tapos masasaktan kayo. Amen? Yung iba nagmumura pa, minumura nila. Wala lang pag-alam, mumurahin mo yung itinalala ng Diyos. Kahit hindi mo binuto yan, ay pagkalang ka, ginagalang mo nga yung iba, yung hari pa kaya. Kaya magkakalang sila ng problema, yung mga nagmumura sa Facebook, wala na sila ng Facebook. Kasi may kapangyarihan yan. Amen? Umurahin mo ba naman yung general, mga vlogger? Hindi ganun. Mga vlogger, mahinig kayo. Hindi ko open tayo sa freedom of speech eh. Lahat na lang eh. Ikaw ang ginagalang mo nga yung parents ko, ilalang pa yung hari. Yung gobyerno, hindi na lang ka ng Lord yan. Kahit anong gawin yan, bahala yung Diyos yan. Amen? Anong tapak natin gawin? Amang kansibin po yan. O palang yan eh. Ano daw? Ang mga numumuro ay hindi, pero tugot, works, bhakti, to even. Anong ibig sabihin? Ang mga namumuno ay hindi sila masama sa mga mabubuting gawa. Back to even. Kasi pinilay sila ng gobyerno ng Diyos eh. Amen? Gusto nila, magaganda yung ano. Kaya namin kung gusto. Sino bang ayaw? Sino bang ayaw maging maayos? Lahat naman gusto eh. Kaya ibinuto yan eh. Amen po? Do you want to be unafraid of the authority? Gusto nyo bang hindi takot sa mga namamahala? Tingnan nyo. Do what is good. And you will have praise from the same. Ano ibig sabihin? Gumawa ka na mabuti. Kahit na masama yung loob mo. Gumawa ka pa rin na mabuti kasi galing sa Diyos yan, tinalaga ng Diyos yan eh. Amen po? Kahit anong napapalitaan natin, kahit hindi mo binuto kasi Pilipino ka eh. Magkaisa tayo. Amen po? Kaya dito, dapat makinig kayo. Matakot kayo, bakit? Tingnan nyo, pag ang gobyerno ay mabuting ginagawa mo, meron ka certificate. Di ba? Mabuting governance ito. Kahit na nahuhurap yung iba. Di ba? Hindi naman lahat yun. Bad eggs eh. Puri is? Ano raw? Galing sa Diyos yan, God's minister din yan. Kaya nga lang, ang pagkatawag niya, pamamahala sa gobyerno. Ang pagkatawag sa akin, pamamahala sa iglesia. Amen? Ang pagkatawag sa may pamilya, pamamahala sa pamilya. Kaya kung ikaw ay teacher, meron kang department sa DepEd. Pagka mga grade teachers, ang mga colleges, mga chair, may pamamahala ka. Amen po? Amen. Kaya mag-submit po tayo doon sa mga superintendent, yung mga nakakataas sa atin. Yan ang ibig po sabihin nun. Ayun, dahil sila po ay lingkod ng Diyos, pag gumawa kayo ng masama, abay, matakot kayo. Bakit? He does not bear the sword in vain. Espada yan, may hukom. Ayun po, ang Pilipinas po ay democratic country. Alinaw? Kaya tayo may pamahalaan, number one, may executive. Nasa ano yan? Nasa constitution po yan. Ang executive level sa presidente, mga sekretary. Okay? Yung mga secretaries. Pangalawa, Senate. Ang tinatawag po dyan, legislative. Upper house po yan, nasa Congress. Congressman, lower house po dyan. So, dalawa po yan. Yan ang pamamahala sa atin. Kaya dito mismo, nakakabangga-bangga sila eh. Amen? Nakakaibay ba sila ng opinion eh?
Yung ibang mayayamang bansa na, eh, nakapanood na kayo sa Facebook, sa YouTube, pagka nagagalit yung ano, binabato yung sapatos, yung parlamentaryo yun eh. Parlamentaryo eh, pagka na, i-express nila yung kanilang ano, pag napikot po sila, binabato nila yung ano, yung opponents po nila. Kasi parlamentaryo system po sila ron. Ang magbuboto po ron yung mga Congress or Congress or Assembly, hindi na yung mga tao. Amen po? Kung kaya matatanggal yung ano, ayaw na nila. Oh, anytime, pwedeng tanggalin. Kung nagustuhan nila, kahit 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. Yan ang parliamentary po. Kaya dito po, pag pumagawa kayo, oh, nararali kayo, minumura nyo, magkakaroon kayo ng sir, ayokong, kasi God's minister. And Abigail to execute to wrath on him who practices evil. Kaya yung mga sumasalungat sa gobyerno, ay mahirapan po siya. Gobyerno yan eh. O kahit yung general, pagka umansa yan eh. Diba? O kahit na presidente pa yan, tatanggalin talaga eh. O kaya ano ang obligasyon natin? Mamaya malaman nyo, 5 na tayo. Therefore, o kaya nga, ano raw, magpasakop kayo. Not only because of wrong, hindi lang, but also for conscience sake. Oh, hindi lang dahil sa galit na galit kayo at nairap ka na taas na ng bigas. Bago umupo yan, ang kuha bigas ganito lang, di ba? Magkano na bigas kaya? Ha? 50 yung mga ordinary, 50 plus yung special, 60. O bago umupo, magkano? Magkano pa ako? 20 pesos per kilo? O magagalit ka, di ba? Pag wala ka sa rin, magagalit ka. Amen? Lalo na kung mayroon pang politics na tugo. Tatawa si Pastora eh. Amen po, kilala niya ako. Yung niligawan ko yan, puro politics ang binano ko. May nanalang nakasalud ako. Amen po? Amen? Kundi, isa ako nandun na sa bundok, hindi ko alam kung bakit ako ngayon, wala na. Kung bakit pa ako, baka supremo ako. Isa ako sa commander. Hindi ako papahing na hindi ako commander. Amen po? Diyan pa ba kayo? May nang nalang sinawag ako ng Diyos eh. Sabi kayo commander dito. Sino commander dito? Maraming commander dito. Alam niyo naman ang babayan. Kaya natawa kayo. Sabi ko lang ng commander eh. Nagkakarili tayo ha. May commander in chief tayo. And papasakop sa si Christian. Pareho kayong commander. Amen? Mahalin mo lang yan. Sabihin mo, mahalin mo lang yan. Mahalin mo lang yan. Sa sarili mo, mahalin mo lang yan. Sa misis, sa asawa mo, sa mga anak mo. Kibasa. Malakas. Magbabayad pa kayo ng bis niyo? Parang konti lang ang namamasukan dito. Babayad tayo lahat. Pag nasa Jollibee ka, kahit mas yun. Amen? Amen. No, wala pang pag ang Jollibee, kung ang presyo nung wala pang pag. Nung panahon po namin, wala pa. Humirap ng panahon, additional 12%. Ilan lang ako nakukuha? 22%. Ganoon ang gobyerno. Bakit? Si God's minister sila eh. Wala tayong pambayad ng utang. Wala magpapautang sa atin hanggang di tayo napapayaran. Amen? Oh, yan. Bakit? Oh, wala tayong magawa dyan. Kasi batas yan eh. Batas ng tao yan. Attending to this very thing. Okay. Render therefore to order due. Taxes to whom taxes are due. Customs to customs. Bill to whom bill. Honor to whom honor. Ang ibig po sabihin, igala mo sila. Matakot ka dyan. Honor to whom honor. Ayan. E custom rin na nila yung magkurap eh. Anong gagawin mo? Hindi naman lahat yan. Ilang thousand ng government employee, million. Oh, hindi naman lahat yan eh. Ano? Mas mabuti pa rin, marami pa niyong
mapabayad. Amen? Kayo ba naniniwala ron? Eh, tayo mo naman ng palataya na eh. It's a nagbabayad tayo, di ba? Pero hindi, ayaw na ni Lord. Sabi mo sa'yo, katabi, hindi ka na bagay magali. Kasi pinagawal ka na ni Cristo. Hindi mo nga. Wala ko pinapatamaan, sama sa sarili ko doon. Amen? Lahat po tayo, may ano, meron tayong lapses, meron tayong kainahan sa buhay. Wala tayong perfect, ang alas na lang perfect. Kailan tayo sumusunod, process of perfection. Process po ang kabanalan. Kasi mag-accountable naman tayo lahat eh. Huwag kang mag-alala. Bakit? Tingnan nyo, ano dapat natin gawin pag ganyan ang gobyerno? Gusto nyo malaman? Okay, tingnan natin, 1 Timothy. Ano raw? For kings and all who are in authority, ano raw? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Okay, nakalugin natin. Lahat ng hari, namumuno, hindi hari dito, presidente, o yung mga gobernador, yung mga mayor, ganun yun eh. Ang lahat naman namamahala sa kapangyarihan sa gobyerno kasi nandunta sa government, the crisis of the government. Okay? Kaya pinapaliwanag ito ng Bible. Ang magbibigay ng solusyon niya, Bible, Word of God, hindi yung tao. Walang kakayanan yan. Magkakasala at magkakasala yan. Kasi nasa laman pa yan. Lalo na pang unbeliever, baliwala yan. Bulag yan, pang nangurang, kahit na trillion, billion, baliwala yan. Amen? Okay. Pero igalang pa rin natin that we may live a quiet and peaceable life. Lahat tayo mananampalataya. Hanggat maaari, lahat tayo Pilipino. Magbago na po tayo. Amen? Kaya na nandito ang Word of God eh. Bakit po? Iyan lang ang paraan ng Diyos para magbago tayo. Nang pananaw. Magbago po tayo, pati yung ating dati, talagang meron akong rebellious spirit sa gobyerno. Amen po, kaya nung estudyante ako talaga, grabe ang galit ko. Ah, pero ngayon, hindi na po, may pagkalam na. Kasi binago na tayo ni Lord. Ganon din po tayong lahat mga Kristiyano, mga nanonood. Okay? Oh, para magkaroon tayo ng quiet time, di ba ang sarap mag-drive? Ang sarap maglakad sa kanya. Pero pagka nagre-rebuilding ka dyan, nakita ka, uy, ihating natin yun. Wala kang peaceable life. Amen? Minura mo eh. Wala kang peaceable life. Murahin mo yun, sabi ng Lord, eh, magpasabjig ka riyan, magpasakop ka riyan, matakot ka riyan. May pagkalang eh. Para pong buhay natin, eh, mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng maka-Diyos. Sabi po lang sa tayo, maka-Diyos tayo. Kasi pag nagralali ka dyan, iba na yung ano, ideology mo. Hindi na maka-Diyos yun. Sarili mo ng pamantayan yun. Amen po? Number two crisis. Oh, meron din eh. Pag-ibasa? Family crisis. Oh, yeah. Family crisis. Ano ba? Kanina, gobyerno, no? Ang may pamilya naman. Okay. Ah, hindi, ano to? Mali to. Ah, sorry, nagkamali ako, ha? Mamaya pa yan, sis. Ah, yung family crisis, wag ko ilagay yun. Kasi pag-gobyerno yun. Kasi sa pag-pamilya. Ah, meron ba? Hindi, nabasa mo ba yung sulat, no? Ah, ba? Sorry, sorry po. Okay. Think now. Matthew 10:34. Basahin nyo sa Bible nyo. Pare-pareho po tayo, mga viewers, ha? Mama na ng palataya. Sisi man na ng palataya. Kung nanonood lang kayo at hindi kayo nag-subscribe, okay na, basta marunod kayo. Think now that I am come to seek peace on earth. I came not to seek peace but a sword. Sino may sasalita niyan? Si Jesus Christ. Diba si Jesus Christ ang kapayapaan? Pero bakit dito? Huwag niyong isipin na ako dumating dito. Sa mundong ito, hindi ako dumating dito para sa kapayapaan. Ba? Asol, tabak. Okay. Ano yung tabak na yan? Number two, tingnan natin yung pamilya. Pag-ibasa? Do you suppose that I came to give you peace on earth? I tell you, hindi lahat.
But rather, oh, kaya pag itinuloy mo yan, yung tatay laban sa anak na lalaki. Yung nanay laban sa anak na babae. Yung mga in-laws, nakakaroon ng division. Anong sikreto para mabuo? Diba? Sword. Alam niyo yung sword? Ang akala nung iba, ibaba mo yung sa kukumanyo. Yung kanina. Ang akala nung iba yung sword na to, oy, takain mo yung tatay mo. Diba? Hindi ganun yun. Ang sword na tinutukoy rito, Ephesians chapter 6, the sword of the Spirit, which is the word of God, yan ang magpapaitsa sa inyo na pamilya. Kaya kung ikaw ay my boyfriend o girlfriend, alam niyo ba na sa batas natin, pag magkaiba kayo ng religion, pwede mong kasuhan na ano, incapacity yung psychological incapacity kayo magkano eh. Eh gusto niyo sa reporto ikaw sa espiritu. O sige ha, ano yung magiging anak niyo? O kasi kampi yung nanay niya, eh nandun sa reporto. O kasi nanay niya yun eh, araw-araw niya nilagaan eh. Ah, doon siya galing eh. O, oh, yung nakakalamang, yung saisa, espirito. Iba-iba naman. May witnesses, may witnesses. Ang kadami! May kibuluyans, may... Ang dami! Ang dami mga Kristo ngayon. Amen po, may dumarating nga. Parang hindi na nagchichineras. Are you Christ? Yes, I am Christ. Ay, grabe! Eh, grabe, mag-claim! Nakahaba na ng kukul, dumi. Nadungis. Kita mo na. Ang demonyo, demonyo talaga. Oh, may demonyo talaga. Naniniwala ba kayo na may demonyo? Amen. Kaya hindi kayo naniniwala, kaya hindi nyo na-deserve. Amen? Yung pala, demonyo na. Hindi mo pa alam. Kailangan ng Kristiyano, maratatalino. Anak na Diyos, my sword. My word of God. Word of God, you must meditate it. Word of God, you must read it. Not only read, research, you must review. And you must remember, and you must reflect. Kailangan imitated mo yan, day and night. Kung gusto mo na maging masinso, gumanda ang buhay mo, lahat tayo. Gusto sumunod ka sa Diyos. Ano na Diyos yan eh? Pangako, I will bless your children's children. Pangako na Diyos yan. Eh magtaka kayo, nung una tayo rito, di ba? Parang hindi parang di nga tayo marunong mag-ayos ng ano eh, di ba? Pati pa na nalita, bahala na. So, very harsh, pero kwapo ka rin, di ba? Pero ngayon, di na. Oh, kasi Kristiyano na po tayo, binago na ng yung pag-iisip natin, binago na ng Lord yung pag-aak natin, yung mga dati natin na harsh, na, di ba, hindi na, basta matiso. Ah, di ba? Parang sigaka, di ba? Pero ngayon, yun na, binago na tayo ng Lord. Aming binago sa atin ng Lord, yung pag-iisip natin, sa salita natin, puro-mura yan dati. Amen? Ayun, pasalamatan natin ang Lord. Bakit po? Kung hindi mo kasama ang Diyos, hindi ka magbabago. Amen. Kung sarili mo na yan, hindi mo kaya yan. Sinabi ng Lord yan, sa John chapter 15, wala kang magagawa kung wala kang sa iyo yung buhay. Kaya lagyan nyo ng Lord yun sa buhay nyo. Okay, ano ang dapat gawin ng pamilya? Ayan, pinamang. Para mabuo kayo. Kaya po, kaya nga, mayroon tayong pagkakataon, let us do good to all. Ano raw? Gumawa tayo ng mabubuti sa lahat. Hangit ang ugali niyan, gawa mo pa rin ang mabubuti. May nagpalimos dyan. Okay. Sa amin, kahit na wala nang, may solicitation sa amin eh. Gabi, eh nandun si Andrew. Huwag kang araw magsawa na gumawa ng pabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa daw faith. Oh, kaya yung mga household of faith na tayo mananampalataya. Pagtiyukan mo yan. Ha? Lahat kayo, wari. Asawa, lalaki, babae, pamilya, pati anak. Oh, tapos pag nagkamali, parang kaaway mo. Diba? Kapi niya, special ito, ta? Pinagkamali lang yung kapatiran, nakita mo lang na tumutuma. Kasi mahina pa sa pananampalataya, dumaan ka lang. Uy! Tumutuma yun, no? Ayayaan mo siya tumuma. Amen po? Hindi niya pa kaya eh.
Pag nalusan na yung bagay niya, tatawag na yun sa Lord. Bishop. Lalo na yung pang-okasyon. May pang-okasyon eh. Di ba puno tayo dito? Ang tawag doon, pang-okasyon ng Kristiyano. Pag anibersary, maraming pang-okasyon. Okay lang yun. Kasi, sinabi ng Lord eh. Kanya baptize yan eh. Kanya nagkukuha ko pa rin yan. Oh, patawag! Pero ang ganda naman yung mga training nila. Alam nyo, bakit? Pag nakita na tayo doon, matakot. Sana may bigay pulsa para hindi masunog, di ba? Hindi nila alam. Bago ako dumating, nakita ko na. Kasi pinakita na ng Diyos. Pero hindi ko sila ginagano. Amen po? Pinakita sa akin lang ng Lord para matuto ako mang gumawa na preaching ko. Para hindi mo sinahato na. Sino ka para umatol sa kanya? Amen. Diba ba kayo? Amen. Hindi tayo natulad ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Ganun din po tayo. Kasi mananampalataya ka sa tayo. Okay, ang hindi dyan. Amen? Amen. Magmahalan kaya sa isa. At sarap pa yun ng ganun. Hindi mo mamaya ka sa pagkalan natin. Amen? Hindi pa ba kayo kahit anong sabihin nila? Kasi sabi ng Bible. And everybody say amen. Amen. Oh, parapakan natin ang Lord. Para magkaisa kayo, ha? Pag-ibasa, malakas. Yan ang sikreto. Magkaisa kayo ng pananampalataya. Kaya ang sikreto niyang taba, the word of? Amen? Amen? Crisis sa gobyerno? Crisis sa pamilya? Pakatlo. Ito na. Tama sa tayo ha, may crisis talaga eh. Nararamdaman niyo na ba yung crisis ngayon? Ano na? Amen. Amen. Ah, kasi binigyan tayo na karunungan ng Lord eh. Pakatlo? Church. Oo, oh, ito. Ito matindi ito. Puro ligtas yan! Oo, oh, puro ligtas. Pag nangaral nga, siyempre, alam ka na pag-aaral ka tayo, hindi ka ligtas. Tingin po? Ah, eh sabi ng Lord, kung konti na makapasok, eh, magagalit na sa nila. Ay, isang Jesus ang nagsabi! Talaga ko nga si Gerard, eh. Ay, baptis! Ay, talaga ko kayo lang, ano, baptis. Ganda ng pangalan yun, baptis. Di, naniniwala ka talaga sa baptism. Oo, siyempre si John D. Baptist ang propeta namin eh. Nabautismohan ka naman? Oo, nabautismohan na ako. Immersion? Oo. Ano pangalan? Ano lang ba yun? Matthew 20:19. Abay, yun. Amen? Hindi pa ba kayo? Amen. Sinabi ng Lord, sinabasa natin maraming pulaang Peta. Maraming kulang. Puro. Ilan na yung Kristo na hanap? Pag 37 na. Kung mundo yan, sa Germany yung huli. Dito yung huli. Meron tayo dito eh. Alam nyo rin dito, hindi mo na kailangan panggitin. Kasi ang daan si Kristo, ang buhay sa Kanya. Kailangan dadaan ka sa Kanya, kung hindi ka dadaan sa Kanya, hindi ka. Kanya wala kang kaluluwan. Alam niyo na po yun. Hindi na natin isa-isa. Biro mo pang 37 na yan. 37 na sila. Wala pa tayo sa noong 14th century pa. Nagkatulog. Ako si Kristo. Eh sabi niya mag-ingat kayo. Maraming Kristo darating. Amen po? Oh. Kaya mag-ingat din tayo ha. Kaya sabi ng Panginoon nung nagmi-ministry siya, mag-ingat kayo. Kasi maraming ililagaw niya. Maraming po talaga. Tignan nyo, and the danger of the church of the Laodiceans, right? These things is amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your words, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Okay, yung kapit yan. So then, because you are lukewarm. Ano yan? Lukewarm or lukewarm? O, nasa nyo yun. Okay. And neither cold nor hot. I will vomit you out of my, I will spew you out of my
my mouth, ibubuka, ano, isusuka ko kayo. Because you say, I am rich. Ang Kristiyano, di ba? Talagang savior ko. Totoo naman. Mayaman ako sa panalang. Eh, may naman tayo yan. Dami, di ba? Pag Kristiyano ka talaga, talaga. Kaya nga, lumapit ka kayo doon eh. Kasi para yayaman tayo sa panalang palataya. Happy ka? Ano lang? Totoo ba yung mga nanampalataya? Naging mayaman sila? Totoo! Pinagpala sila sa karunungan, sa karir, sa opportunity, sa pera, sa kabuhayan. Promotion sa kumpanya nando. Pero nasabi ng Lord, wala ka ng pangangailangan kasi pinagpala ka na. Pero, and do not know that you are rich. Iba ng rich yan. Yun. Ano to? Basahan. Ano yung parang ano ka yung ano yung opposite ng rich? Poor. Hindi lang po, mas mababa pa to. Pero pang sabi niya, mababa ka, basahan ka sa araman mo. Kala mo mayaman ka, yes. Ganda ng kunsi mo, ganda ng bahay mo. Wala ka ng pangangailangan. Hindi mo na kailangan si Lord eh. Amen? Yung prayer life mo, mababaw na lang, pero nung wala kang negosyo, wala ka sa Lord, paano? Hallelujah. Pagpalain mo lang ako, Panginoon. Kaya nagbagong buhay mo eh. Amen? Panginoon ko, makagraduate na yung mga anak ko. Talaga maglilikod na ako sa inyo. Diba? Mag-abroad lang niya si Mr., si Mrs. Talaga maglilikod na kami sa inyo. Diba kung mananampalataya ka lang? Diba? Nung nasabingin siya ng brink of critical or crucial condition, diba crisis? Mga ngako yan. Mga ngako yan. Diba nangako tayo lahat? Oo. Bagong buhay na ako. Nagtago naman tayo. Kaya lang one third. Diba? One third. Ibig sabihin, hindi na kaya na. Kaya bumalik. Oo. Nagbago nga. One half lang. Yung pagbabago buo. Amen po? Oo. Kaya dito, pala nyo mayaman kayo ha. Wala na kong pangak. Pero, ano kayo? Wasak. Wasak. Parang misirap ni kayo. Ano daw? Mahirap kayo. Bulag kayo. Sa katotohanan. Nasa kadiliman kayo. And? Sa harapan ng Lord. Bulag. Tubad. Kaya yung managpa-backslide, nawawala sa Lord. At pinagpala na tingnan mo. Pinsan ang blessing, mag-ingat kayo ha. Ang blessing po nakakapagbago sa tao. At tingin mo sa sarili mo, di ba ka na? Kaya mag-ingat kayo pagdating sa ganito. Kayaman ng mundo ito. Dapat yan ang nagpapalapit sa iyo sa Lord. Ka-17. I counsel you. Ito ngayon ang paalala ko sa inyo. Ito ngayon ang advice ko sa inyo. Ano daw? Ano raw ang bibili natin kay Lord? Gold! Refined! Pino talaga, hindi nag-gold na ano ah. Eh, talaga yung pinaka-refined, yung may value. Alamang inano sa apoy. Ha? Hindi lang sa suka. Sa suka, tanso yun. Ang dami na tanso sa atin, di ba? That you may be? And why? That you may be? That the shame of your nakedness hindi mahayag, and anoint your eyes with eyes that you may see. Pag inanoint ng Lord at pinahira ng Lord yung action of the Holy Spirit, kitang-kita mo yung gawa ng demonyo. Kitang-kita mo yung liwanag. Kitang-kita mo yung mga pagpapala ng Diyos. Kasi mayaman ka. Yung yaman dito, hindi pinag-uusapan yung yaman sa mundong ito. Ang yaman dito, okay, I counsel you. Ano yung bibili natin? Magpakapuspos ka ng banal na espiritu. Magpakainit ka kasi lukewarm ka na. Ang dami ka ng problema. Hindi mo na may touch yung kamay mo sa dami ng problema. Amen? Ang bigat na naman yung sinilid sa'yo. Ang bigat na. Ang taas na nabilihin. Di ba ang bigat? Hindi ka na makapagpuri. Di ba? Halos hindi na tayo makahambang papunta rito, di ba? Pag natingnan natin, uy,
Diba? Pero hindi na tayo makapapunta sa Diyos para magpasalamat. Amen. Real? Amen. Real yun? Totoo? Amen. Yes. Bakit wala? Pinararamdaman ko rin. Kung ano nararamdaman nyo, nararamdaman ko rin. Ang pagkakaiba na, siyempre po, kung ano yung connection natin sa Lord. Amen po? Kasi nandito na. Asa na to? Wala kang connection. Ito na lang. Okay. Nandyan pa ba kayo? Amen. Para hindi mahayag. Kasi yung nakedness natin hindi mahayag sa Lord. Kailan yung garments natin, hindi batik-batik yan, ha? Kung dati makuri sa ringo, pero pag munis, nababatikan na. Nakakompromise na. Eh, alagang Lord, tinutat na tayo na mainit, hindi maligamgam. O, nakakita na kayo ng maligamgam? Diba? What do you want, water? Warm or hot? Warm or hot? Diba pareho yun? Warm or hot? Hindi po. Yung warm, ano na yung katamtaman, yung hot, talagang umusok pagka inano mo yun, paso yung tila mo. Amen po, yung warm. Pag sa restaurant, tama lang. Amen po. E gano'n ang mananampalataya, hindi mainit, hindi malamig. Para yung sa pagpupuri, si Lord na lang alam po sa natin, hindi mainit, hindi malamig. Pero pag init na init ka naman, hallelujah, pray, amen yan. Amen, at nakatanaga na, ang dami ka ng problema, grabe ka, magpuri pa rin eh. Amen? Amen. Talagang hindi nagbabago yung prayer life mo. At yung binititin mo sa salita ng Diyos, para kahit na napakalayo ng Diyos, ang answered yung prayer mo, hindi nagbago ang iyong pananaw at pananampalataya. Kasi nasusulat. Kasi yung word of God yan, kaya hindi ka nagbabago. Amen. Yun ang gusto ng Diyos. Amen. Yun ang kukunin ng Diyos. Ano ba kukunin ka ng Diyos na? Hallelujah, hallelujah. Ang dami ka naman kinakain. Hallelujah. Wala na bang problema, may kapayapakan. Hallelujah. Ano nagawa sa'yo ng Diyos? May ginawa sa'yo ng Diyos. And what the Bible tells us? Shout a joyful noise unto the Lord of the lands. Turn before His presence with singing. And know ye that the Lord is God, that He has made us. Magpapakilala sa'yo. Siyang lumikha sa atin. Because of your relationship to Him. Amen? Kahit na dumadalas ka, kapatid, ng karamdaman, ng kahirapan sa buhay, tiisin, relationship sa pamilya, sa asawa. No! Hindi ka napiktuhan. Because your relationship to God is still there. Napakainit, napakasigla. Kahit na kahit mo ay dumadaan sa mga problema. Amen. And everybody say amen. 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 Siya, magtatayo sa iyo. Kaya huwag kang padahig sa problema. Sinabi na po kompromise siya. Kung dumarating sa iyo yung mga problema, tiisin, God is always at the perfect timing. Our God is not early nor late. He is a very perfect God. Huwag kang mag-alala, mayroon lang konting tiisin. Kasi inayos yung pananampalatayo. But remember this, the best plan God has for you. Mayroon, pinaka-the best na plano ng Diyos pag mananampalataya. Amen. Ano yung plano niya? Diba? Minsan yung process niya, very hurtful and hard. Yung mga pinagdadaanan natin. Akala mo, unanswered ka na. At hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Pinaintulutan ng Diyos yan. Para minsan, deep end na. Para sarado na, wala ka nang pupunta. It's time to move on. Ano na? Para tumingin ka sa pangako ng Diyos. Dito sa mundong ito. Amen? Mga mananampalataya. Ano ngayon ang solusyon dyan? As many as I love and Jesus. Ikaw mo pag mahal ka ng Lord, may pagsubok. Kasi mahal ka niya eh. Kasi kung walang pagsubok, hindi ka titibay. Hindi mo na siya tatabagin. Amen. Therefore, be zealous and repent. So, patuloy kayo magsisi. Behold,
I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and die with him and he will be. Nandiyan na yan, Lord. Tapusan mo lang sa puso ko. Lord, kailangan ko magkalingan. Lord, kailangan ko ng blessing. Lord, kailangan ko matapos yung ano ko. Lord, kailangan ko nakakaya. Oh, yung mga bills ko, lalo na church tayo. Paano ko putulan dito? O harapan nyo, saan yung binibigay namin bisyo? Bakit wala na tayong ilaw? Di ba? Oh. Di ba nasarado na lahat yan? O sino ang open? Di ba? Sino ang open? Church of God! Ano malay nyo, isang araw eh. Dito na tayo, lahat yan, atin, at church na may araw. Amen? Oh, wala ko pa pa-upa na. Sa-upa mo yun. Diyan. Hindi na upahan yan. Ang gagawin niya? Literature. Christian literature. Oh, tapos, lagyan mo na lang kabuhay ng ano. Amen? Mga services. Lagyan mo na. Mga computer. Amen? Oh, tayo na lang tayo dito ah. Binabayaran ko na nga para dito tayo sa 18,000 ulit. 30,000. Oh, ayaw nila tanggapin. O kaba, amen Lord, hindi nila tinanggap, kundi mahirapan ang church. Oo, kita mo, may timing ang Lord eh! Naniniwala ko, hindi niya tinanggap, dala-dala ko na yung pandang ko. Amen? Ganun yung, ganun katindi yung church. Na malay mo, hindi na rin ta, na mamayari na si Jesus Christ. Amen. Tinanong ko, magkano? Ganun ka, magbisyo kasi sa Lord yan. May posible ba sa Diyos? May gusto nila, 40,000. 20 million. Ako, meron na 20 million. Masyado mahal yan. Wala sa presyo yan. Alam mo, ang ano ko lang, ang tawad ko, 6 million. Kanyangin ko lang. Pag tanggalan mo ng konti, sabi nila 15 million. Hindi, 9 million. Diba? Pag nagkasalaran, 9.5 kasi yun. Ayaw kong patala sa 10. Amen? May posible ba sa Diyos? Wala. Kaya yung sarado na eh. Sabi niya, yaman ang Alibisya, mayaman ang Diyos na. Amen. Wala akong hawak na gano'n. Wala nga akong hawak na 100,000. Diyan pa ba kayo? Wala nga eh. Pero kayang-kaya ng Diyos. Siya nagpapayari ng lahat. Amen. Baka maya, ang taka kayo ha. Sino na trabaho ito? Tataka, trabaho ka ron. Mag-choras lang ha. Pagkatanang mo choras, doon ka na sa church. Tapos ha, mag-pray ka doon. Amen? Okay. Ano ba? Mga kapatiran, ito ang solusyon. Pag-ibasa ng malakas? Kahit na mayroon tayong mga problema sa isa't isa, pag nandito na kayo, hallelujah, praise the Lord. Amen. Pag nakautang ka dyan, huwag mong iwasa, narating mo kapatid, kapatid, pasinsya ka na. Dalawang taon na yun, namin yung malaki na yun. Kapatid, pasinsya ka. Di ba rin pinagpala ko, offering ko na, ang sarap pa yan ng gano'n. Amen? Amen. Hindi ka nagbibilang ng utang. Kasi sinabi ng Lord's Prayer yan, patawarin mo ako sa mga nagkautang sa akin. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakutang sa amin. Kaya lahat tayo rito may utang. Saan ka magbabayad? You are debtors for Christ. Wala kang utang sa tao. Pag nasa Diyos ka, doon ka may utang. Kaya, pag nandito tayo, oh, wala na yan. Wala na yung kapintasan ng kapatid mo. Basta tayo magkakapatid. Amen? Huwag mong pag-isipan yan, bahala Lord. Lahat naman tayo, haharap sa harapan ng Diyos. We are all accountable to God. Walang pag-judgment day. Hindi mo pwedeng sabi na, pag sinabi ng Lord na, welcome, my good and faithful servant. E, pasok ka. Okay? Ito na. The crisis. Di ba? Crisis. Ano katawanan? Hindi na. Pinalitan na ni Lord Agis eh. Di ba? Yung ay. Wala na inyo yun eh.
Kaya krisis siya ni. Pero pag pinagtan mo yan si Kristo, lahat yan siya katubunan. Tingnan natin. Ang conclusion na to. Pag-inig kayo, pang-climax ito. Alam niyo kung bakit? Then many false prophets will rise and deceive many. And because, pag-ibasa, pinag-uusapan natin dito pag-ibig. Kanina yung problema ng church. Lukewarm. Problema rin sa pamilya, pag-ibig. Puro pag-ibig yan. Ang banal na kasulatan from in the beginning hanggang sa Revelation, yung opisa hanggang sa Revelation, nagre-reflect yan sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, ito ang problema. Bakit po? Tingnan natin. Taposin natin. Yung mga pag-taste hanggang sa wakas siya, masip. Kaya pag-taste ka. Sabi mo siya katabi. Pag-taste ka. Pag-taste ka sa akin, pastora. Long suffering. Amen. This is your suffering yan. Habang buhay tayo, wala, abutin tayo ng 100. Pasensya ka na talaga. At magpapasensya rin ako sa'yo. Ganun yun! Pero mo, magsama kayo ng 100 years. Huwag yung 50 note. Gusto nyo ba yun? Ano timeline ng tao? 120 years. Sa book of Genesis, 120 years. Wala nung nagkaroon ng ano. Pero pag 100 tayo, tapos hindi nagtago yung feeling ko sa'yo, grabe yun. Lalo na sa Lord. Tumalang ka na, nag-ubang ka na. Pati yung mga anak mo, nag-ubang na rin. Yung mga buko, nag-ubang na rin. Tapos sila sa ubang natin. Nga tayo tatanya. Walang accepted yan sa ubang na yan. Bakit po? Experience yun na ikaw ay marami ng alaman. Oh, nagtitina lang ako kasi ano, hindi papasay. Eh, may siyempre Pilipino po tayo, kailan itim. Pero kung puti lang ako, ang sarap ah. Oh, kapag nagka-import-import, dahil proud eh. Pati yung close ko eh. May nandala, Pilipino ako. Papasalamat ako kayo. Bagay po, may Pilipino complexion, hindi hilaw, hindi sunog. Nagkita na tayo. Biltan. Biltan. Yan ang biltan. Pagpute, ako, sa araw yan, saka paano lang dinan. Pag itim naman, sobra. Ako, walang problema sa araw yan, kahit na walang payong. Oh, yung mga dito, yung mga estudyante ka, to, wala sila payong sa araw. Ang tititi kasi, mila rin nila nito ang kapal. Maybe to, pero tayo, oh, siyempre tayo, pampagat sa pagpupi, di ba? Siyempre, pinagpala kaya tayo. Amen. Amen. Hindi ko rin kukwento yung isa, yung Pilipina tsaka yung isa. Kasi tatapos tayo na lang. Okay. And, sige. The gospel of the Lord, if thou will be preached to all words and be preached to all nations, then the end will come. Meron pa? Wala na. Okay. Paliwanag natin. Bakit nagkaroon ng maraming mula propeta? Na-confuse yung tao. Na-confuse! Amen? Tapos sa gobyerno, hindi mo maramdaman. Nagre-reveal yung tao sa gobyerno. Sa pamilya rin. Walang sword of the spirit sa pamilya. Nako! Pagkakaiba ng pananaw. Ay, meron pa ba? Meron pa pala. Hindi ko na nasaw. Apat yung tatlo. Crisis ng government. Crisis ng pamilya. Crisis ng church. May puno sa Lord. Wala dyan. Kasasabi niya lang, crisis sa sarili mo. Meron tayo kung hindi natin ayusin to. Examine yourself. This is spirit. Baka mamaya lumilipad ka na. Ah, may kaway tayo. Una si Satan. Pangalawa yung sarili natin. Pangatlo yung mundo ito. Yan ang ingatan natin. Yung love yourself. So, this is that life in Christ sa buhay mo. Yun ang matindi mo. Kaya itong individual na to, matindi itong sarili natin. Ito ang paglabanan mo. Pangapat. So, ngayon na binigyan ko. Amen? May bonus tayo. Iyan talaga. Magkabunik ilo sa ko. Amen? Last of the eyes, last of the flesh, and the pride of life. The love of this world. Ay, ako na lang. Yan po ang katibong ng kaway.
Kaya ang tindi ng pride ng mga pagpinagpala ka. Ako sana yung pagpapala na bigay sa atin ng Lord ay lalo tayong lalapit sa Diyos. Amen. Kasi nung wala tayong pagpapala, panaiyak natin kay Lord eh. Hindi, nagpapastig pa nga tayo eh. Ako sa pinagpala na nawala na. Sana hindi tayo ganun na puta na Diyos. Amen po? Okay. And if the gospel shall be preached in all nations, the end shall come. The gospel, the real gospel, is us to entertain and majorly take that view. Kaya nakatutot tayo sa 100% na gospel. Kaya rapture will take place any time of the day. Anong araw, anong oras, siya lang ang nararating. Darating ang Panginoon Jesus na hindi mo inaasahan. Kaya ka lang be ready. Be watchful. Be vigilant. Be steadfast. Everybody say, yeah. I call that a